Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ngayon, kumusta na po kayo dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Ngayon ay maglilinis ako sa aming auto. Kaya dala-dala ko tong ating pangtanggal sa... Meron po tayong natanggap na package ngayon. Ito po ay pinadala ng kaibigan ko. Tinanto niya may binigay siya pandesal. Ano, hindi ko po to siya natikman. Itatry natin to. Galing ata siya ng Pinas kasi galing siya ng Pinas ata. Binigay mo siya niya ng pandesal. Energy and pandesal. Hindi ko pa siya natry. Hindi lang kasi akong mahilig sa mga ano, kape lang talaga yun. Inom ko sa umaga. Tapos ito binigay niya. Tingnan natin ano to. Tingnan po natin ha kung ano tong ano niya. Oh, na nakalagay pa. Oh, thank you. Cute naman ito eh. Hello, ang ganda. Oh, hikaw. Hikaw po siya. Tingnan po ninyo, ang ganda ng hikaw. Maliit lang, pero ang ganda niya. Ay, hindi ko alam paano to buksan. Sobrang ano talaga niya, balot niya. Hindi ko alam paano to buksan. Buksan ko muna. Ito pala yung binigay niya, oh. Hikaw pala ito. Ang ganda, oh, cute. Kagamitin natin, itry natin. Kung bagay sa ating malaking tinga. Itry ko siya. Ayan na siya, oh. Ang liit. Ang liit sa ano. Tingnan. Kasi ang laki kasi ng tinga ni Mami Rose, oh. Ang liit niya. Ang ganda. Cute. Salamat po, Joanne. Salamat. Oh, ang ganda, diba? May siomay pala ako dito. Oh, gag. Lutuin ko to. Ito yung kakainin ko ngayon. Yan siya. Made in Netherlands. Sana masarap to, no? Pag hindi ko po to siya na-try. So, yan siya, oh. Gutom na talaga si Mami Rose. Katatapos ko lang maglinis sa auto namin. Kaya, kakain muna ako. Si Uma may sakit si Uma ngayon. May sakit siya. Uma? Kelten! Uma, dumus ristit ligin naman. Ang cough grande makin. Eh, come baby, dumus bisin essen. Here, siya bisin was meat here. Pinais max to di. Come, bisin cough grande. Bulti din na. Kof grade, Oma. Bisin hof. Na, bisin hof. Nozo. Bisin. To, bisin essen musto. Well, sonst bist du immer schwacker und hast du keine Kraft. Na, beri, beri, beri. Alam po ninyo, matagal na po yan siyang hindi ni tinatarangkaso ng ganyan ngayon ba? Inuubo at may sipon. Kaya, ano, ayaw, wala siyang ganang kumain. Kanina, yung binigay namin almusal, hindi niya kinain. Sin isang, hindi kami kinain niya, pero isang maliit lang na sugo. Yun lang. Nandyan pa ngayon kinain niya, oh. Hindi pa naubos, kaya bumili si Martin kanina nitong ito, paborito niya. Pakainin ko na lang ng ganito para may lakas. Dahil kanina nahirapan po kami ni Martin na ano siya sa bed dahil hindi niya kayang tumayo na siya na mag-isa. Kahit hindi naman matagal na nakatayo yung parang ano lang ba, papunta lang sa bed niya. Wala po talaga siyang ano, lakas na inuubo. Narinig po ba ninyo? Inuubo. Tapos may sipon. Tapos lang ba yun inuperahan? Kaya nakakaawa ba? Ngayon lang siya nagkantrangkaso ng ganyan. Matagal-tagal na po yan si Uma na hindi nagtrangkaso. Pag nagtrangkaso kami ito sa bahay, hindi siya nahuhawaan. Doon sa ospital niya yan nakuha. Eh, siyempre, tao doon. Labas-pasok ng mga tao doon. Eh. Yung sino lang yung pumapasok doon. Tapos din, tasin to siya. Mama, let's go.
Yeah, yeah. Yeah, Luis is kilted. Yan, pakainin po natin si Uma. Sabi niya, ano daw siya? Sama din pakaramdam niya. Uma. Uma din kof gerade. So. Kainin ko na lang ito. Kawawa naman si Uma. Eh, wala talaga siyang ganang kumain. Mm-hmm. Tinahari is orange, Uma. Ito, oh. Mm-hmm. Tinad. Sa hospital pa to eh. Diba, pag inoperahan ka, may nilalagay sila sa ano mo. Yun, oh. Hindi ko pa siya mapunasan kasi wala siyang lakas kanina. Kanina sana ko siya palig... Hindi naman paliguan. Punas-punas lang ba? Walang lakas. Nahirapan nga kaming Martin na ano siya na ilagay sa bed niya ba? Pahiga sa bed niya. Ito yung operasyon niya, oh. Grabe din yung namo. Grabe din namula din yung ano ni Uma. Palagi niyang sinasabi yung mga mama niya, yung mga kapatid niya. Yung mama ni Uma, tagal na namatay yung mama ni Uma. Ano ko na lang, sinusubuan ko na lang siya dahil nga wala talaga siyang lakas. Kawawa naman si Uma. Tinanin. Inuubo pa. Nahawa to doon sa hospital. Hindi naman, wala naman kaming trangkaso dito. Wala naman kaming trangkaso dito sa bahay. Tapos nga alam po ba ninyo, matagal na po yung hindi nagkaganyan si Uma na ganyan ka. Grabe yung trangkaso. Grabe yung trangkaso niya ngayon. Wala siyang lakas. Tapos matanda na ba yan, no? Lalong mahina na yung resistensya. Tapos pinapataas ko siya, pero bumabalik yung gusto niya talaga dito na side ka. Inayaan ko na lang. Basta makakain lang siya ba para hindi magutuman. Kasi yung kinain niya kanina, isang maliit lang na tinapay. Grabe, ang liit po talaga. Wala talaga siyang gana kumain ngayon. Kawa naman yung ilong. Kasi ano na naman yung ilong. Palagi niyang binabanggit yung ano niya, pangalan ng mama niya, yung pati yung asawa niya. Yung kasi yung mga lumang picture nila ba, binigay ko kasi sa kanya. Nakita niya yung mga mukha doon ng mga kanyang mga mahal sa buhay na umao na ba. Kaya naalala niya. Kasi pinakita ko siya. Nahanap kasi niya yan. Sabi niya sa akin, nasa una daw. Baka daw tinapon ko. Hindi ko naman tinapon. No? Kawawa si Uma. Oh. Parang ano ito na rin. Hala, may fever man si Uma. May lagnat. Tingnan po ninyo. Pakita ko po sa inyo, ha? Pati mama. Ay, pati mama. Ito si Philip, oh. Hi, Philip. Kumusta ka? Kagwapo ni Philip, ay champion na... Si Raquela. Ito kami sa loading shed. Kain po tayo. Ito po yung akin. Ito kay Raquela. Rice. Nakikita, hindi mabuhi ng ano, walang kanin. Ito kami sa loading shed. Kasama namin si Raquela. Babalik na daw kami sa auto namin dahil si Martin na steakhouse. Gusto niya mag-ano sa toilet. Yan, balik na tayo. Shots! Masa niya? Papa, niya. Yan, si Raquela. Budol na naman si Raquela. Dito kami nag-parking sa Tokyo, Japan. Hello? Nine? Have you still given? Nine. Nasa bahay na po tayo. Kauwi lang namin. Galing kami sa loading shed sa ano ba? Sa insurance namin ba? Tuyo na itong mga nilabhan ko. Tanggalin ko na ito mamaya. Kaya maglaba pa man ako ng ano ba? Para matapos na yung labahan ni Mami Rose. Namili tayo sa mula. Nasa hospital pala si Uma ngayon. So, Diyos ko, ano nangyari na naman kay Uma? Bumili na ako mga gamit para kay Fiona sa kanyang
sa kanyang birthday dahil malamit ng birthday ni Fiona. Diba namili ko? Para to sa ano nila, para sa eskwilahan nila ba? Kasi magdadala ngayon sila ng mga ano doon. Pamimigay doon sa mga classmate niya ba? Namili na ako sa PD kasi sa PD marami silang ano. Tapos gusto ni Fiona, may ganito siya. Dami na lang arte ni Fiona eh. Ito din, binili ko kay Fiona. Konti lang yung binili namin. So, namili din tayo ng mga sale na ano ba, ni Bia. Basta pag sale gani, bilig yun tayo. Eh, makamura man, makatipid ka ng 1.50 euro, minsan 2 euro. Kaya dapat sale talaga tayo mamili. Yun lang, pamilya namin. Kunti lang kasi sadya talaga namin doon yung pumunta sa amin, health insurance. Ikuwento ko po sa inyo kung bakit. Dahil po sa sitwasyon ni Uma, kasi ngayon hindi ko kaya na ako lang mag-isa dahil nga kahapon, nahirapan talaga kami na pahigain siya sa bed niya dahil hindi siya halos makatayo dahil walang lakas, matamlay, sobrang tamlay talaga si Uma kahapon. Kasi kung nakita lang po ninyo, ay meron naman akong video na ginawa, makita niyo doon. Sobrang tamlay po niya. Tapos sabi, magtrabaho na sana si Martin kahapon. Tumawag siya sa company na hindi siya makapunta dahil nga kailangan niya akong tulungan sa pagkasikaso ng mama niya dahil nga hindi na kaya ni Uma makatayo na mag-isa dahil masama yung pakiramdam niya kahapon. Di bago pa naman ang opera si Uma, di ba? Kaya, maano ka ba, ma? Matakot ka baka sa operasyon niya? Lalo na pag hindi niya talaga masabi ng sakto kung ano yung naramdaman niya. Yun po yung nangyari kay Uma kahapon. Ikwento ko po sa inyo, di ba? Nagbibidyo ako. Kaya pumunta kami sa insurance dahil si Martin pwede palang makakuha ng 10 days na vacation na mag-asikaso siya kay Uma. Pero ang magbabayad sa kanya, ang magpapasahod sa kanya, hindi ang company, kundi ang insurance namin, ang health insurance namin. Kasi sayang din kung gamitin na lang ng gamitin ni Martin yung vacation niya sa trabaho, maubusan niya siya ng bakasyon. Tapos alam naman po ninyo na pag dito sa Germany, pag bakasyon sa summer ng mga bata, kailangan may bakasyon din yung parents para makapag-banding, di pa makapag-bakasyon. Eh kay Martin, nakuhaan na po ng 5 days yung bakasyon niya. Kaya yung 32 days na bakasyon niya, nakuhaan na ng 5. Pero kanila Martin kasi, pwede naman kasi mag-overtime. Tapos yung mga overtime mo, pwede mo siyang magamit sa bakasyon. Minsan 2 days, minsan 3 days, kung marami kang overtime. Kaya yun, pwede din sa kanila. Tapos ngayon po, kaya pumunta kami doon dahil kinuha po namin yung form kung saan kayo siya magpermahan. Tapos ipapasa sa company nila Martin para ang company ay hindi magsahod sa kanya, kundi yung insurance namin. Kaya yun po yung sadya namin doon sa health insurance namin. Kaya pumunta kami doon dahil nga gusto lang muna ni Martin na dito mo lang sa bahay ng 2 weeks para matulungan niya ako, masikaso si Uma. Kasi pag si Uma, wala lang yan nararamdaman. Hindi naman yan siya mahirap alagaan kasi nakakatayo mo yan siya kahit maalalayan. Kasi yung toilet niya, diba, katabi lang ng bed niya, ilang hakbang lang naman yung gagawin ni Uma, mga isa, minsan tatlong hakbang lang, nasa bed na siya, kaya hindi naman yan ano, mahirap. Ngayon lang kasi may nararamdaman siya, masama yung pakaramdam niya. Ngayon, ikwento ko na po sa inyo kung anong nangyayari kay Uma. Simula po nung dumating siya dito sa bahay, matamlay po talaga siya, normal lang dahil naperahan man siya. Tapos, kahapon kumain pa siya, kahit hindi naubos lahat yung binibigay ko, at least kumain siya. Tapos kahapon po, nung pagbigay ko sa almusal niya, isang maliit na tinapay lang yung kinain ni Uma sa almusal. Isang maliit lang. Tapos sabi niya, hindi niya kaya, gusto niya humiga, sakit daw yung ulo niya, masama talaga yung pakaramdam, palagi niyang hinahawakan yung ulo niya. Tapos pinahiga namin siya, hinayaan lang namin naman siya, muna siya mag-relax, pero nainom na niya yung gamot niya. Tapos noon, nung pumasok na ako sa kanya mga hapon na, kasi nga, hindi siya kumain ng tanghalian, dahil wala nga siyang gana. Kaya sabi ko sa kanya, binilhan ko siya ng paborito niyang cake, binigay ko sa kanya, pinakain ko siya. Kumain naman siya, pero yun nga lang, pipilitin mo. Tapos, minum din siya ng tubig, ang konti lang po ng tubig niya na inom niya umakapon. As in, konti lang na tubig yung ininom niya. At konti lang din yung nakain niya. Pero at least, may nakain siya kahit konti lang. Tapos po nun,
Sabi ko kay Martin, kunin niya yung ano, check namin kung may lagnat si Uma. Tapos nung ito naman sa amin, sira, hindi ano yung tamang ano ba. Sabi ni Martin, punta muna siya sa city, bili siya ng bago. Kaya bumili siya. Nung pagdating niya, ano niya agad, 38.8 po yung lagnat yung mga mataas, no? Kaya nagpanik na kami dahil nga nilagnat siya, inubo, may ubo pa. So, grabe yung ubo ni Uma. Tapos may sipon, grabe yung sipon din ni Uma. At nagkalagnat siya. Tapos masakit po talaga yung buong katawan niya. Ano lang namin dahil hindi siya kumain at konti lang din yung ininom niya. Yung lalo siya maghina, di ba? Kaya natakot kami ni Martin. Sabi ko kay Martin na tumawag siya sa doktor. Tanungin niya kung anong dapat namin gawin or pwede ba pumunta ang doktor dito. Ano lang yung lungs ba kung walang infection. Kasi si Uma nagkaroon na din niya ng lungs infection matagal-tagal na. Mga 4 years na ata nakalipas. Nagkalagnat din siya noon. Si Uma hindi po yan nilalagnat palagi. Nilalagnat lang po yan siya pag may mga infection sa katawan niya. Kaya yun, na-admit siya nung time na yun sa hospital. Buti na lang talaga dinala namin siya noon. Na ano ba, naagapan, hindi lumala yung infection sa baga niya. Kaya ngayon, nagtalala ako, sabi ko kay Martin na tawagan niya yung doktor, tanungin kung anong dapat gawin, or pwede silang pumunta dito dahil sa sitwasyon kasi ni Uma, bagong opera, di ba? Mag-alala ka talaga baka sa ano niya. Pero ni-control ko naman yung blood pressure niya, okay naman, normal naman, hindi naman mataas. Kaya lang nga, doon lang talaga kami nagpanik dahil nilagnat siya, hindi po yan lagnatin si Uma. As in, kahit nga trangkaso, kahit nga gaano pa ako, ano yung trangkaso, grabe po yung trangkaso ko, hindi siya nahawa sa akin. Pero gahapon, matagal ko na po yung hindi nakita si Uma na ganun ka, grabe yung trangkaso niya, nilagnat, yung ubo, sipon. Kaya doon na talaga ako nagpanik kahapon nung nilagnat, na may lagnat siya, kaya tumawag kami agad ng doktor. Tapos sinabi ni Martin lahat ng symptoms ni Uma, sabi naman ng doktor na tawag na lang daw kami ng ambulansya, padala na lang daw sa ospital dahil yung symptoms daw ni Uma hindi daw magandang sign. Lalo na bagong opera. Kaya dinala siya kahapon, naawa nga kami dahil ano ba, kauuwi lang, dinala na naman sa ospital. Pangalawang beses na yan nangyari na kauuwi lang niya, nagstay lang ng 1 day sa bahay, agad dali na naman agad. Pangalawang beses na yan nangyari, nung nangyari na yan 2 years ago din kay Uma. Kaya ngayon nasa ospital po siya, pero nito lang siya sa lugar namin na dinala. At pumunta doon si Martin kanina. Ngayon, pupunta kami ulit doon. Tanungin kung kumusta na, ano nang balita, kailan siya lalabas. Kaya pupunta kami doon at toilet lang muna si Martin para ano ba. Sakit kasi yung tiyan na doon pa kami saludin siya. Tumakit yung tiyan niya na nagmamadali kami. Buti lang nakaabot pa sa bahay. Emergency na yung puwit ni Martin. Kaya yun yung ano namin plano ngayon. Hinintay ko lang si Martin matapos. Tapos pumunta kami sa hospital, bibisitahin namin si Omar, tatanungin o kausapin namin ng nurse, kumusta na, ano ng balita. Kasi kanina si Martin nung pumunta doon, oras kasi ng mga, pag umaga kasi, busy kasi yung hospital, di ba? Yung mga nurse, busy sa mga room, mag-asikaso sa mga pasyente, paligo, ganyan, pagkain. Kaya hindi magandang oras, hindi tamang oras yung pagpunta niya kanina doon ba, mga ganyang oras kasi sa hospital, busy kasi yan. Maganda kasi pagpunta ka, magbisita ka, maganda talaga hapon dahil ano yan, may oras na yung nurse, mga doktor. Kahit may oras man sila pero may mga ano pa sila may gagawin ba, magmadali, kaya dapat hapon talaga magandang bisita. Kaya pupunta sana kami kanina doon, kaya lang na late kami ng punta doon sa insurance dahil hinintay pa namin si Philip matapos sa eskwelahan. Dinala namin doon sa Lodenshide. Kaya yan po yung plano namin ngayon. Pumunta kami. Ayun, nakakalungkot. Nakaka-uwi lang ni Uma. Dinala na naman agad. Pero tayong magawa. Kaysa dito siya sa bahay. Ano pa mangyari, no? At ikukwento ko po sa inyo. Yung kapatid niya. Nagalit sa amin. Sa next video ko na lang sasabihin po sa inyo. Ikwento ko sa inyo. Nagalit na ako. Sabi ko kay Martin. Huwag niya tayong pagalitan. Dahil wala pa naman siyang tinulong sa atin dito mag-alaga kay Uma. Saka na siya magalit sa atin pag tinutulungan niya tayo mag-alaga. Buti na lang, wala naman siyang, ano, wala siyang karapatan, may karapatan siya, kapatid mo siya, pero mas may, ano, si Martin, kasi anak si Martin, di ba? Kaya kuwento ko na lang po sa inyo sa next video dahil medyo mahaba na po to. At sana, baka hindi pa uuwi si Uma ngayong weekend, baka makapunta ako kanila, Team Chincha, abangan po ninyo yan. Bisitahin natin ang Team Chincha dahil nakakamiss na din sila, tagal-tagal na kami hindi nagkita. Last kami nakita doon kanila, Stephanie. Naalala po ba niyo yung may dala silang maliit na aso? Last year ata yun. Noong summer. O hindi ako nakakamali. Basta yun lang po muna at magkwentuhan po tayo ulit bukas. Sana nagustuhan po ninyo itong video natin ngayon. Maraming salamat sa iyong panonood at sa walang sawang suporta kay Mami Rose. Mag-iingat po kayo palagi.
Bye.